Welcome to my channel. So this video is about sa isang motor cycle na malakas magkonsumo ng gasolina. So may i-share lang ako na issue ng isang motor na hindi lahat ng dahilan reason ng isang motor na malakas magkonsumo ng gasolina ay sa makina. So, in-upgrade na ito sa almost 150cc. Dahil ito ay XRM 125 na 2010 model. So, naka-clutch siya, manual. So, dahil sa katagalan, nasira na yung piston, tapos in-upgrade ko sa 150cc. So, ngayon, malakas yung konsumo niya ng gas dahil sa hindi pre-wheel pala yung kanyang wheels. So matigas siya umikot, minsan okay naman. So pabago-bago yung pag-ikot niya, tapos yung takbo niya hindi stable, parang magalaw, tapos yung kanyang yung shock naman magalaw din dahil hindi na stable yung kanyang flange hub. So parang rough road yung tinatakbuhan mo kahit na simentado yung daan dahil sa hindi napanta yung pag-ikot ng kanyang sprocket. So yung karamihan na suspect dito ay ang kanyang caliper. So ang caliper niya pala ay isang R150, Rider 150 yung kanyang model. So ito yung old niya na brake pad. So ito yung caliper niya. So isa lang sila ng model ng Rider 150. So ang brand ay Nissan. So kung makikita nyo kung ano ang nasa Rider 150, ito rin yung nasa XRM na disc brake. So disc brake siya. So ito yung karamihang suspect kapag malatigas umikot yung wheels ng isang motorcycle. Pero yung una kong suspect, itong kanyang hub. So kasi dalawa yung motor ko, yung black ko na XRM, ito rin yung kanyang issue. Patigas yung kanyang pag-ikot ng gulong, wala siyang free will. So nagpalit ako ng hub. So ganun pa rin. Tapos yung kadina, minsan maluwag, minsan nahigpit. So ito ay ipapakita ko yung kanyang kadina. Tapos pag pinaikot mo, so maluwag yan. Yan, tapos may time na hindi na siya gumagalaw, matigas na siya. So yan, kung makita nyo, yan o. Hindi na siya gumagalaw. So sobrang tigas niya. Tapos yung pag-ikot ng kanyang wheels, ayan, matigas na rin, oh. Hindi siya maikot. So, ito yung dahilan na nagpapalakas ng gasolina. So, hindi pala yun sa makina dito sa kanyang wheels. Dahil hindi pantay yung kanyang ikot. So, yung iba, yung kanyang kanilang suspect ay yung sprocket set at saka yung sa pinion. So, pinapalitan na nila yung set ng sprocket at pinion. So, after a week na balitan, ganun pa rin. Tapos yung iba, ginagawa nila, niluluwagan yung kadina. Dahil yan, matigas na. Tapos pag pinaikot mo, yun, luluwag din, no? Luluwag. So may time na matigas ang kadina. May time na maluwag. May time na masikip. So pag niluwagan mo yan, posibleng matanggal yung kadina sa sprocket at saka pwede kayong madiskrasya. Dahil sa maling pag-diagnose ng issue ng motor or mali yung pinalitan. Yung sira, hindi pinalitan. So, ang sa una ko na motor, ang pinalitan ko dito ay ang flange hub. Ito ang flange hub na kinakabitan ng sprocket. So, ito yung flange hub. Yamakoto. So, made in the Japan daw ito. So, ito yung flange hub.
Ito yung kinakabitan ng sprocket. At dito yung nakalagay yung rubber jumper. So ito yung sa mga storm deliko, tapos yung kanyang stock. Kung makikita nyo, yung kanyang nut sa labas. Pero dito sa bago, hindi naman pwede na lagyan mo dito ng bolt. Kasi babangga yung head ng bolt sa rubber damper. So ito yung kanyang posisyon. Sa, nasa labas na yung kanyang bolt. Di tulad ng sa stock na sa loob yung bolt, tapos may nut lang ganito yung sa stock, tapos siya ipapalit ganito na. So i-update ko lang kayo kung confirm talaga na ito yung issue niya, na halos walang free will yung kanyang gulong. Oh. Ayan, tigas na. Oh. Ayaw niyang umikot, tapos maingay yung kadina. Yung kadina pag tumakbo maingay, tapos pangit ng andar ng makina. Kalo ko sa makina yung sira, pero dito talaga yung ano, yung sira niya sa balance valve na ito. Dahil yung isa kong motor, pinalitan ko na itong balance valve. So okay na ngayon yung black na XRM. So ayan. So sana may natutunan kayo, no, sa lahat ng nagmo-motor or nag-tricycle. Ito yung halos karamihan ng isyu na hindi makikita kahit na hindi siya sa makina or sa labas ang sira, ano, at yan din na makita kung may sira talaga. Pero pag ginalaw mo yung kadina, oh, yan matigas. Tapos pag pinaikot mo, matigas siya. Tapos time yan, maluwag na. So maluwag na yan. So hindi pantay yung ikot. So sana mag-subscribe na naman kayo sa aking channel at mag-hit ng notification bell para update naman kayo sa next ko na video. So sana may natutunan kayo sa video ito, at saka sana may napulot kayong aral sa about sa mga motorcycle. Dahil sa mga nagmumotor, nakikita ko talaga na ito yung kanilang isyu or sira ng kanilang motor. Wala siyang free will. So, almost nagsasayang ka dito ng pira kasi 20 kilometers yung tatakbuhin ng motor mo per liter. So, dapat maumabot dito sa 40 to 50 kilometers. Pero dahil sa hindi na umiikot yung gulong niya, patigas. So, I think mga 20 or 20 to 25 kasi yung market dito sa amin almost 1 kilometer. So mga 10 lang na ano yan, nabalikan. So mga 20 kilometers. So sobrang lakas niya. Kumain ng gas. So until next time na lang, sana may natutunan kayo.